Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Bali, mayroon na naman akong sishare sa inyo mga bro patungkol dito sa hub ng ating motorsiklo kung paano solusyonan yung maluwang na lagayan ng bearing. Ayan, dito sa ating hub. Ayan. So, maluwang na ito mga bro. So, simula nung ginamitan ko ng ganitong pinagbabawal na technique mga bro ay halos tumagal siya ng 6 na buwan. Ayan, yung iba ay halos inaabot ng 8 buwan ganun bago ako magpalit ng sinasapi ko dito. Ayan. Bali, ang technique na ito mga bro, hindi mo na kailangang gra-grindin ito. I-gra-grind dyan sa pinaka-labi niya para lumuwang at may lagay yung pinaka-kondito, yung sinasapi nyo. Pero yung technique na ito mga bro ay hindi natin i-gra-grind. So, ito ang solusyon kung halimbawa yung luwag niya hindi pa masyadong maluwag. Ayan, so subukan natin tanggalin, pakita natin na talagang maluwag na yung lagayan ng ating bearing para magkaroon naman kayo ng idea mga bro. Ayan o, may ayaw naman na hindi totoo yan, nagtampo yata mga bro. Ayan o, ayan o, so ibalik natin o, ayan. Yan, nakita niyo mga bro, maluwag na yan. May kalug na yan pagka nakakabit dun sa motor natin. Yan, o. Oh. Ayun, nalaglag. Okay, so, bago natin kun mga bro, o bago ko isishare sa inyo yung patungkol dito ay sa tatlong silupin na ito, kung ano yung dapat natin gamitin. Kasi hindi naman basta silupin mga bro, yung hindi ordinaryong silupin. So, paano natin malalaman mga bro kung hindi ordinaryong silupin yung gagamitin natin? Gagamitan natin ng lighter, susunugin natin kung pipwede siyang gamitin. Dapat yung kung mga bro yung silupin kapag kasinunog natin, hindi masusunog yung kanyang pinaka-foil, yung original na silupin. Halimbawa na lamang mga bro yung kung greatest coffee, yun yung mapaita yung Nescafe, yun. Pwede yun. Ganun yung ginamit ko. Bali, ito mga bro yung kano yung ginamit kong dati o ayan o. Kano ng Nescafe ito o. Ayan. So, matagal siya bago bumigay. Bago medyo bumalik yung kalog niya. Ayan. So, panoorin niyo hanggang dulo mga bro para magkaroon kayo ng idea. Para hindi na kayo mahirapan pang mag-grind-grind dito. Kapag grind-grind kasi yan, minsan, baka hindi balance yung pagkabawas natin dito. Hindi maganda yung epekto niya, baka mamaya may posibilidad na sasabog pa ito o mabibitak. Kaya bibigyan ko kayo mga bro ng isang simpleng tips para mapakinabangan din ninyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. So subukan natin ito mga bro kung pwede ito. Yan. So nakita nyo mga bro, nasunog. Hindi siya pwede. So, testingin natin naman itong sa grip test na 3-in-1. Ayan. Subukan natin kung hindi siya masusunog. So, nasusunog pa rin siya mga bro. Dapat kapag sinunog mo, matitira yung pinaka-foil. Dapat yung pinaka-pinto-pintura lang niya yung masusunog. Okay. Okay, so subukan naman natin ngayon dito sa kwan mga bro. Sa silupin ng ng beer brand kung pwede siya. Dito lang baka para hindi masayang kung alin ba pwede siya. Okay, so subukan nating sunugin ngayon mga bro kung kan susunog siya. So, okay siya mga bro. Hindi nasunog yung kanatin, yung plastic ng beer brand natin. Ayan o. Ayan o, natira yung kanyang foil. Hindi siya nasusunog. So, ulitin natin. Yung talagang pwede. So, pwede mga bro. Kapag nilalamon siya ng apoy, hindi na pupudpud. Hindi siya umabante rito. Hanggang dito lang sa dati. So, ganyan yung gawin nyo mga bro kapag naghahanap kayo ng pangsapi ninyo dun sa maluwag na lagayan ng bearing. Okay, susubukan natin ngayon mga bro.
Yan para magamit ninyo. Lalong-lalo na kung nagpapasada kayo, nagka-tricycle kayo. Mapapakinabangan nyo ito mga bro. Ayan. Susubukan natin. Igaganyan natin. Ganyan natin. Yan. So, halimbawa kapag nilalagay nyo ganyan mga bro, ganyan, dapat yung pagkalagay nyo ay mahigpit. Pero kung halimbawa hindi mahigpit yung pagkalagay nyo, ulitin nyo mga bro ha. Okay, so medyo i-focus natin ng konti para makita nyo. Ayan, susubukan natin. Oops, marumi yung martilyo natin. Okay, subukan natin mga bro. Yan. Pupukpukin lang natin ang dandahan. Okay, yan mga bro. Kapag naramdaman nyo talagang mahigpit yung pagpasok niya, tuloy-tuloy nyo lang. Pero kung halimbawa naramdaman yung madali siyang pumasok, ulitin nyo mga bro, ikuha nyo ulit dito sa ibang portion ng plastic. Okay, so tuloy natin mga bro. Tanggalin lang natin to. Ayan, so okay mga bro, mahigpit siya. Tanggalin nyo na ito mga bro. Ganyan. Okay. So, ayos mga bro. Mahigpit siya ngayon. Mahigpit yung pagkadali niya. Ayan. So, mayayari ay kakabilaan naman natin. Dahil maluwag na rin mga bro yung kabila niya. Tapos yung kon mga bro. Yun, dahil nasarahan doon, lulusutan na lang yun ng kung mamaya ang pinaka kung natin ihi ng motor natin. Okay, so kabilain natin. Yan. Okay, bali ito na mga bro yung pinakahulihan ng hub natin na ito. Yan, so ipapakita natin mga bro na maluwag din yung kabila ng hub natin na ito. So ito yung bearing natin. Oh. Ayan o. Oh. So tanggalin natin mga dumi-dumi. Yan. Ayan o. Oh, maluwag na rin o. Oh. Ayan. So, tanggalin natin at lagyan na rin natin ang pinakasapi natin, pinaka-foil. Ayan. So, lagyan natin. Okay, so, lagyan na naman natin mga bro ng pinaka-foil yung kuha natin. Lagayan ng bearing. Tapos, huwag natin kalimutan ilagay itong pinaka-busing natin dito. Ayan. So, lagay na natin. Ganyan. So, dating gawin mga bro, dapat mahigpit yan pagka nilalagay nyo yung bearing. Pero kung maramdaman nyo na maluwag ay ulitin na naman nyo, ilagay nyo dun sa kabilang portion ng silupin. Okay? So, okay siya mga bro, mahigpit. Oh. Mahigpit siya. Yung hirap kayo maglagay ba? So, ayos. Okay. So, ayan. Punitin nyo lang na ganun. Kung mahirap punitin, ay gupitin lang ninyo. Ayan o. Okay. So, nailagay na natin mga bro. Ayan, bali... Pag nailagay natin ay i-update ko kayo. Kasi nung kung ito mga bro, nung nakakabit pa ay pag ginanyan mo yung gulong, may kalog na siya. Mararamdaman mo talaga na kalog.
Ang akala ko inabiring pero okay naman yung bearing niya. Dito pa lang naging problema. Okay, so i-update ko kay mga bro kapag nakabit na natin sa ating motor. Okay.